Siya ay isang 16 na taong gulang na pasaway na estudyante sa mataas na paaralan, at isang araw bigla na lang niyang natagpuan ang isang sanggol, ngunit hindi ito basta isang karaniwang sanggol. Dahil lumilitaw na siya ay ipinadala dito sa lupa sa utos ng kanyang ama na isang dakilang haring demonyo sa ibang mundo, na kung saan inutusan niya ang kanyang kasambahay na dalhin ang kanyang anak na demonyo at maging tagapagmana sa mundo ng tao at sa kalaunan sisirain niya ang sangkatauhan. Ang kwento ay naganap sa isang mundo kung saan mayroong dalawang dimensyon, na binubuo ng mundo ng tao at ang mundo ng mga demonyo. Sa mundo ng tao kung saan makikilala natin ang pangunahing bida ng kwento, isang first year na estudyante na ang pangalan ay Oga Tatsumi, isang problematic student na laging napapahamak dahil sa kanyang reputasyon mula sa nakaraan niyang paaralan. Kilala siya dahil sa sobrang agresibo na pag-uugali at pisikal na lakas, kaya binigyan siya ng palayaw na Rampage Demon Ogre. At sa pagdating sa kanyang bagong paaralan na tinatawag na Ishiyama High, binati siya ng isang second year student na may palayaw na Abe the Machine, na agad hinamon si Oga sa isang laban sa sandaling pumasok siya sa paaralan. Habang lumalapit si Oga kay Abe, napansin ng ibang estudyante na pawis si Oga na iniisip nila ay natatakot siya kay Abe, ngunit lumilitaw na hindi ito pawis kundi isang sanggol na nagdudumi sa kanyang ulo na nagdudulot ng halakhak sa lahat. Gayunpaman, hindi natutuwa si Abe the Machine tulad ng ibang estudyante at galit pa rin siya at sinubukan suntukin si Oga, ngunit bago maabot ni Abe ang kanyang suntok, naunahan siya ni Oga na suntukin siya sa mukha habang pinapagalitan ang bata. Lumilitaw na si Oga ay isang pasaway na estudyante na nangangasiwa ng pag-aaruga at pagpapalaki sa anak ng isang demonyong sanggol na pinangalan ng Belzebub. Nang si Belzebub ay kumapit sa kanya nang di sinasadya, bigla niyang napagtanto na hindi siya si Oga at agad na nagsimula umiyak, anupat lumikha ng malaking pagsabog ng elektrisidad. Sa kalaunan, nakikipag-usap si Oga sa kanyang malapit na kaibigan na si Furuchi at sinasabi sa kanya ang kwento kung paano siya napunta sa demonyong sanggol na ito. Ayon kay Oga, siya ay nasa gitna ng pagtuturo ng leksyon sa ilang pasaway na dinidistorbo siya, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita niya ang isang malaki at matabang lalaki na lumulutang sa ilog. Ang hindi pangkaraniwang pangyayari ay nagdulot ng takot sa iba pang mga estudyante kaya tumakbo silang lahat palayo. Sa halip na tumakbo rin, ay naintriga si Oga sa pagkakita sa malaki at mahiwagang hitsurang lalaki kaya kinuha niya ang lalaki mula sa ilog, nang mailigtas niya ito, sinilip niya ang loob ng lalaki at naroon si Belzebub. Ayos lang ang lalaki matapos na mabuksan, at nang nasa kamay na ni Oga ang demonyong sanggol, agad na tumalon pabalik sa ilog ang lalaki at lumutang palayo. Ang sanggol ay naliligaw at natatakot, kaya sinubukan ni Oga na pasayahin ito sa pamamagitan ng ilang nakakatawang salita at gumawa ng kakaibang mukha, ngunit hindi ito gaanong pinapansin ni Belzebub. Kaya gumawa si Oga ng isang demonyong mukha at sinasabi niya na kukunin niya ang kanyang kaluluwa. Matapos makita ito, aliw na aliw si Belzebub at agarang napamahal ito kay Oga. Ipinaliwanag niya kay Furuchi na kung mayroong sino man na susubok na kunin si Belzebub mula sa kanya, mag-aalboroto si Belzebub at makakatikim sila ng kuryente. Gayunpaman, sa tingin ni Furuchi imbento lamang ang lahat ng ito at pagkatapos ay natikman niya ang masarap na kuryente nang subukan niyang agawin si Belzebub mula kay Oga. Kinabukasan sa paaralan, naglalakad si Oga sa mga pasilyo kasama si Belzebub at nakita ang dalawang magkaklase na nag-aaway. Agad na pinagsabihan ni Oga ang dalawa na pababain ang boses dahil baka umiyak ang sanggol. Sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap, umiyak pa rin ang sanggol at sinunog sila ng kuryente. Pagkatapos dumating sa klase si Oga at Furuchi na halos sunog na ang katawan at sa puntong ito ay naging maingat ang iba pang mga kaklase sa kanila. Sinabi ni Oga kay Furuchi na ang magagawa nila sa ngayon ay panatilihing aliw si Belzebub hanggang sa malaman nila kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, iginiit ni Furuchi na huwag siyang isama sa sitwasyon na ito dahil tama lang na nasa kanya ang demonyong sanggol. Sa sandaling ito, inis na inis si Belzebub at nababagot na nasa paaralan kaya nagsimula siya ulit magluko habang nag-iipon ng malaking buga ng enerhiya kaya nagmamakaawa si Oga kay Furuchi na agad humanap ng paraan para mapakalma si Belzebub. Ngunit ipinaalala ni Furuchi kay Oga na ang paaralang ito ay parang impyerno sa lupa na puno ng mga pasaway, kaya paano niya mahahanap ang anumang bagay sa ganitong lugar na magugustuhan ng isang sanggol?
Sinabi ni Oga sa kanya na kailangan niyang humanap ng mabilisan para makuha ang atensyon ni Belzebub, kaya mabilis na ginuhit niya ang isang karakter mula sa isang sikat na TV show. Ngunit hindi ito nagustuhan ni Belzebub, at ang kasunod ay inilabas niya ang isang regalo na iaalay sana niya sa isang babae. Ngunit itinapon ng sanggol ang regalo sa bintana at agad na kumuryente sa buong silid-aralan. Pagkatapos ng klase, pumunta sila pabalik sa bahay ni Ferrucci para pag-usapan kung paano maaalis si Belzebub at nagreklamo si Oga tungkol sa gaano kahirap alagaan si Belzebub. Sinabi ni Ferrucci kay Oga na hindi siya pwedeng tumira rito ng matagal dahil mayroon siyang isang date, at dito nagmungkahi si Oga na dapat alagaan ni na Ferrucci at ng kanyang bagong kasintahan ang sanggol at maging isang masayang pamilya. Gayunpaman, tinanggihan ni Ferrucci ang alok na ito dahil ayaw niyang maging bahagi ng pag-aaruga sa demonyong sanggol. Sinubukan ni Oga sa huling pagkakataon na gumawa ng isang demonyong mukha sa kanya at sinabihan siyang lumayas ngunit nasiyahan si Belzebub at ngayon ay mas lalo pang naging malapit kay Oga. Biglang may isang babae na naka-maid's outfit na lumitaw mula sa kalangitan at dumating sa bahay ni Ferrucci, ipinaliwanag niya na siya ay isang demonyong katulong na ang pangalan ay Hilda at si Belzebub ay ang kanyang amo at walang paraan na ang mga basurang tulad nila ay makakapag-alaga sa kanya. Ipinaliwanag niya na nais niyang ibalik si Belzebub sa mundo ng demonyo kasama ang kanyang ama. Matapos marinig ito, nagsimulang makipagtalo si Oga sa katulong dahil sa kanyang likas na agresibong ugali at nagsimulang sumigaw sa katulong, tinatanong kung sino siya. Nagulat si Ferrucci na naglakas loob si Oga na magsalita sa isang demonyo sa ganitong paraan, ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag ni Hilda kung paano siya pinadala rito upang dalhin si Belzebub sa bahay at sinubukan niyang kunin si Belzebub palayo kay Oga, ngunit hindi siya nagtagumpay. Habang sinusubukan niyang kunin si Belzebub, nagsimula siyang tumawa at sinabi sa kanya na walang paraan na kailanman ay iiwan niya si Oga. Ngunit ipinaalala ni Ferrucci kay Oga na ito ang kanilang kagustuhan, na mapagod na sa wakas si Belzebub na lubos na nalimutan ni Oga, kaya mabilis siyang nagbago ng isip at sumigaw sa sanggol na bitawan siya para tapusin ang bangungot na ito, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito ang nangyari at lalo pa nilang pinaghirapan, si Belzebub ay lalong nagalit na kumuryente sa buong kwarto. Matapos silang makuryente ni Belzebub, umupo silang lahat at ipinaliwanag ni Hilda na tila nagustuhan na ni Belzebub si Oga at tinawag na niyang ama si Oga sa mundong tao at lubos na nakakabit sa kanya. Ipinagpatuloy niya ang paliwanag kung paano magiging hari si Belzebub ng kanilang lahi pagkatapos ng pamumuno ng kanyang ama at ang kanyang buong pangalan ay talagang Panginoong Emperador Belzebub, ang ikalima at siya ay isang demon lord na ipinadala dito upang wasakin ang sangkatauhan. Si Oga at Ferrucci ay nalilito at tinanong ang katulong kung paano niya masisira ang sangkatauhan habang siya ay isang sanggol lamang. Sumagot ang katulong na ang kasalukuyang hari ng mga demonyo ay masyadong tamad at dapat sana ay sinira na niya ang sangkatauhan matagal na. Gayunpaman, ngayon ay halos sobra na siyang abala kaya kapag ang araw ng paghuhukom ay dumating na, mayroong laging sumasakop. Sa huli, sumuko siya at sa halip ay gagamitin ang kanyang anak na si Belzebub upang gawin ang gawain at iniutos niya sa katulong na dalhin siya sa lupa, ngunit una ay inutusan niya itong humanap ng nararapat na tao na mag-aalaga sa kanya, kung kaya't bumalik siya. Gumaan ang loob ni Ferrucci dahil hindi siya napili at pinagtatawanan si Oga dahil siya ang magiging ama ng demonyo mula ngayon. Sa puntong ito, tumanggi si Oga at sinabi sa katulong na hindi siya magiging ama ng isang demon lord at ibinalik ang sanggol sa katulong. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya na kung tatanggihan nila ang pagiging ama nito, kailangan niyang patayin sila. Sa sandaling kumuha siya ng kanyang espada, nagsimula silang tumakbo at hinabol ni Hilda ang dalawa sa kalsada. Ngunit habang tumatakbo, napagtanto niya na nakakabit pa rin si Belzebub sa kanyang likuran. Patuloy na lumilipat si Hilda sa harapan nila at pinapaalala sa kanila na imposibleng makatakas mula sa isang demonyong katulong. Tinawag niya ang kanyang kasama, isang higanteng ibon na demonyo na nagngangalang ako baba, na sinusubukan pigilan si Oga ngunit sinipa niya ito ng diretso sa ulo. Nagpatuloy sila sa pagtakbo, parang pusa at daga na naghahabulan sa buong bayan, ngunit sa huli ay nahabol sila ni Hilda at nang mahuli niya sila, hinugot niya ang kanyang espada at itinutok ito sa ilang sentimetro mula sa mukha ni Oga. Gayunpaman,
hindi nagustuhan ni Belzebub ang mga banta kay Olga at nag-charge ng malaking buga ng enerhiya habang umiiyak at kumukuryente sa lahat ng tao sa lugar sa loob ng ilang minuto. Ngayon ay nababahala si Ferrucci tungkol kay Olga dahil tiyak na papatayin siya ng buga, ngunit sila ay nagulat nang matagpuan nila siya na walang pinsala at pinapakalma si Belzebub at sinabi sa kanya na hindi tama para sa isang demon lord na umiyak dahil ang kanyang mga tao ay iisipin na mahina siya. Matapos ang pagsabog ng enerhiya, bumagsak ang metal na tore kaya mabilis na tumakbo si Olga para iligtas si Belzebub. At habang malapit ng matabunan ng tore silang dalawa, ginamit ni Belzebub ang isang malakas na pulang apoy na enerhiya na nagdulot ng init at tunawin ang tore, na ikinagulat ng lahat habang nasaksihan nila ang tunay na kapangyarihan ni Belzebub. Sinabi ni Hilde kay Ferrucci na hinihinala niya na hindi si Olga ang sinasabi niyang siya dahil handang gawin ni Belzebub ang lahat para protektahan siya sa kapahamakan. Matapos matulog ng dalawang buong araw, inakala ni Olga na isa lamang itong katarantadohan na panaginip at tumatawa tungkol sa pagiging ama ng isang demon lord, ngunit nang gumising siya, sinalubong siya ni Hilde na naghihintay sa kanya na gumising. Sinabi niya kay Olga na simula ngayon, kailangan nilang dalawa na alagaan ang sanggol na demon lord. Nilantad ni Hilda ang katotohanan sa pamilya ni Olga, na ikinagulat nila at natunaw ang ama ni Olga sa pagkakatago ng ganitong kalaking sikreto mula sa kanya at labis na natuwa nang malaman niya na may kasintahan si Olga. Naghanda pa si Hilda ng pagkain para sa kanyang pamilya, at nang dumating si Olga sa bahay, nagulat siya dahil si Hilda ang nagluto ng lahat ng pagkain para sa hapunan ng pamilya. Mamaya, inakyat ni Olga si Hilda sa kanyang kwarto at sinabi niya sa kanya na tama na ang lahat at gusto niyang umalis na silang dalawa. Ngunit muli, tumanggi si Hilda at sinabi kay Olga na imposible ito dahil napili na ni Baby Bill si Olga bilang ama at hindi siya pwedeng iwanan sa kanyang tabi, kung hindi ay iiyak ito. Pinagbantaan niya si Olga na kapag siya ay umalis ng 15 metro ang layo mula kay Olga, magdudulot ito ng mapanganib na shockwave. Kinabukasan sa paaralan, sinusubukan ng lahat ng mga estudyante na pahintuin na si Olga dahil ipinagmamalaki niya na siya ang pinakamabagsik na estudyante na hindi dapat maliitin. At narinig nila ang tungkol sa sanggol na daladala ni Olga sa paaralan. Sinubukan nilang gamitin ang pagkakataong ito upang ipaghiganti ang kanilang sarili. Ngunit binabalaan sila ni Olga na nasa eksaktong 14.6 metro ang layo niya mula sa sanggol at ibalik si Belzebub sa kanya, kung hindi ay magkakaproblema. Ngunit wala sa kanila ang nakikinig sa kanya at dumating ang mga estudyanteng second year na tinatawag na Senato Twins at sinabihan ang lahat ng mga estudyanteng first year na umurong dahil sila ang haharap kay Olga. Ngunit nabigo sila at natalo ni Olga ang mga bully gamit ang kanyang lihim na galaw na tinatawag na The Olga Punch. Matapos ang mahaba at nakakapagod na araw, natulog na si Belzebub at dito bumalik ang malaking lalaki mula sa ilog na si Elaine Dillon upang ibalik si Ferrucci. Sinabi ni Ferrucci kay Olga na nababahala siya sa kanyang kaligtasan habang nakatira sa parehong bubong kasama si Hilda dahil isa rin siyang demonyo mula sa ibang mundo. Ngunit iniisip ni Olga na sobra lang ang reaksyon ni Ferrucci at hindi naman sila masyadong nababahala sa sitwasyon. Habang natutulog si Belzebub, nabanggit ni Olga na hindi talaga ito mukhang demon lord, at mukha lamang itong normal na sanggol na tao. Sumagot si Hilda na huwag mag-alala dahil sa lalong madaling panahon, si Belzebub ay hihinto upang maging pinakakinatatakutang demon lord na sisire sa buong sangkatauhan. Idinagdag ni Ferrucci na parang ang kinabukasan ng sangkatauhan ay nakasalalay sa balikat ni Olga na ikinatawa nila. Nagpatuloy sila sa pagtawa ng ilang minuto hanggang tanungin ni Olga si Elaine Dillon kung bakit siya ang napili. Inihayag ni Elaine Dillon kay Olga na siya ang talagang pinili mula sa simula dahil alam niya ang nakaraan ni Olga at alam niya na kilala siya bilang isang delinquent sa mataas na paaralan na may espesyal na palayaw na, The Rampage Demon Ogre. Nang lumutang siya sa ilog, nakita niya ang mga katangian ng pagkatao ni Olga ng personal habang nakikitungo siya sa iba pang mga delinquent mula sa kanyang paaralan. Kaya naman siya ang naging perpektong tugma upang maging ama ni Belzebub. Idinagdag pa ni Elaine Dillon na tatanggapin lamang ni Belzebub ang isang tao bilang kanyang ama kung ang taong iyon ay may lakas, at matapos sabihin ito ni Elaine Dillon, sumagot si Olga na kailangan niyang hanapin ang isang tao na mas malakas at mas masama kaysa sa kanya upang mapalitan ang isip ni Belzebub sa pagpili sa kanya bilang angkop na ama. Samantala, sa Demon World,
Ang ama ni Beelzebub na si Great Demon Lord ay naglalaro ng tabletop game kasama ang kanyang mga kapwa demonyo at mukhang nag-e-enjoy siya ng husto. Ngunit hindi ito gusto ng iba dahil gusto nilang ipagpatuloy na niya ang pagwasak sa sangkatauhan. Sa puntong ito, nagbigay ang utusan ng update sa kanyang amo tungkol sa ginagawa ng kanyang anak at ipinaliwanag na ang isang delinquent na high school student na nagnangalang Oga ang nagtake ng papel bilang ama ni Beelzebub at tinanggap siya nito. Tumatawa ang Great Demon Lord at sinabing gusto niya ang itsura ni Oga dahil mukhang barbaro ang kanyang mukha. Matapos makita ang itsura ni Oga, binigyan niya ang utusan ng paboritong laruan ni Beelzebub at iniutos niyang dalhin ito sa human world. Kinabukasan, pumunta si Oga sa paaralan upang maghanap ng isang mas malakas at brutal na tao kaysa sa kanya, ngunit sa kabila ng kanyang mga pagsisikap, tila hindi pa niya natagpuan ang sino man na kaparihas niya. Dumating si Hilda sa kanilang paaralan at pumasok sa klase upang ibigay kay Beelzebub ang kanyang paboritong laruan. Ngunit nang dumating siya, si Ferrucci lamang ang natagpuan niya. Nang tanungin ni Hilda si Ferrucci kung nasaan si Oga, sinabi niya sa kanya na pumunta si Oga upang hanapin ang isang mas malupit na tao upang maging ama ni Bill. Naintriga ang mga estudyante sa pagdating ni Hilda at sinubukan ng isang estudyanteng second year na ligawan siya, ngunit humantong ito sa paghamon sa kanya sa isang laban. Ngunit madali niyang natalo ang estudyante at ito ay lumipad sa malayo mula sa paaralan. Nakita ng iba pang mga estudyante ang pangyayari at natakot silang lubos. Dahil dito, naniwala si Oga na baka ito ang isang tao na mas nakakatakot kaysa sa kanya. Ngunit lumalabas na si Hilda lang pala iyon, nang makita niya si Oga, tinanong niya kung nakahanap na siya ng isang mas malupit na tao kaysa sa kanya, ngunit sinabi niyang wala pa rin siyang natagpuan. Pero habang nagrereklamo siya sa galit, sa kabilang banda, puno ng kasiyahan si Beelzebub dahil natanggap niya ang kanyang laruan na ipinadala ng Great Demon Lord. Habang nag-uusap sa mga pasilyo, nababagot si Hilda at nagtanong kay Oga kung wala bang taong may hawak ng kapangyarihan katulad ng Great Demon Lord sa kanilang mundo. Dahil dito, naisip ni Oga na puntahan ang punong guro at dumiretso sa kanyang opisina, dahil dapat siya ang tanging tao na mas malupit kaysa sa iba sa paaralan, kaya't makakahanap na siya ng mas mahusay na kandidato bilang ama ni Beelzebub. Ngunit nang pumasok sila sa opisina ng punong guro, natuklasan nila na siya ay isang mahina at matandang lalaki na hindi magawang masaktan ang sinuman. Sa bandang huli, masaya si Bill na naglalaro sa kanyang laruan nang bigla siyang maiyak at makuryente ang lahat. Nang tanungin ni Oga si Hilda kung bakit siya malungkot, sinabi niya sa kanya na marahil ay gutom ito at kailangan ng kanyang espesyal na gatas na karaniwang ibinibigay ng siyam na ulo na King Hydra ng Demon World. Gayunpaman, hindi ito posible sa Earth, at sinabi niyang ang tanging katumbas ng gatas ay gatas ng baka. Kaya, dinadala ni Oga sila sa cafeteria kung saan nagseserve ng ilang mga karton ng gatas, ngunit ilan sa mga estudyante ay nag-aaway tungkol sa isang piraso ng tinapay. Nahulog niya ito at nakawala sa kamay ni Hilda, nagdulot ng pag-iyak sa kanya at ng pagkasira sa kalahati ng gusali. Sa dulo ng araw, nagkaroon ng isang one-on-one chat si Oga at si Baby Bill. Habang papalubog ang araw, sinabi ni Oga sa kanya na hindi siya dapat laging umiiyak kapag hindi nagtatagumpay ang mga bagay dahil bilang isang demonyo, kailangang maging malakas. Mas nakabuo pa si Oga ng ugnayan kay Baby Bill ngunit biglang dumating ang dalawang kambal na second year at kinuha si Beelzebub gamit ang kanilang motorsiklo. Agad na hinabol ni Oga ang dalawang kambal pero may limitasyon na hindi siya pwedeng lumayo sa kanya ng higit sa 15 metro. Ngunit nang biglang magpakita si Elaine Dillon at nag-alok ng teleportation kay Oga upang habulin ang dalawang kambal, naging mas madali na ang kanilang paghabol, at nagulat ang kambal nang harangan sila ng malaking lalaki at ito ang nagpatumble sa kanila. Lumabas si Oga mula kay Elaine Dillon, nagsimula ang labanan ngunit nang ilagay ni Oga si Beelzebub sa kanyang ulo, naglabas sila ng napakalaking enerhiya na nag-iwan ng malka ng halimaw sa kanyang kamay. Nag-combine ang kanilang mga kaluluwa at nang lumapit ang dalawang kambal, ginamit ni Oga ang Demon Lord Punch at napalipad ang dalawa sa langit. Pagbalik nila sa bahay, nakita ni Hilda ang pangyayari mula sa malayo at nagsabi sa sarili na marami pa siyang dapat matutunan tungkol kay Oga. At dito na rin natatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.